i-convert natin itong TV na monitor para sa computer. Ito ang mga gagamitin natin. Wireless keyboard. Itong mini computer. At saka itong HDMI cable. I-plug na natin itong HDMI cable sa computer. Ito ang receiver ng keyboard. I-plug na rin natin sa computer. I-plug natin ngayon itong kabilang HDMI cable sa TV, HDMI in. Ilalagay natin yung baterya muna ng keyboard. Dito na tayo sa likod ng TV. Hanapin natin yung HDMI in. Ayun, HDMI 3. Doon natin ilalagay. Ito ay parang isasaksak natin sa HDMI 3. Na-miss ko tong kable kanina. Isasaksak natin ito sa computer at sa router. Ethernet cable ang tawag dito. Naka-plug na sa computer. Sa router naman. Ito ang router. Dito natin isasaksak itong plug para sa internet. Okay, testingin natin. Nap natin yung input. Ginamit natin HDMI 3. No signal siya, kaya i-on natin itong computer. Oh yan, ang bilis. Oh, sige, pasok natin yung password. Test natin sa YouTube.
Oh, ayan, na ipakita ko na sa inyo paano ang connection ng computer para mapanood nyo yung video sa widescreen TV. May nagtanong kung pwedeng gawing karaoke player yung YouTube channel dahil maganda daw gamitin, updated daw ang mga songs. So, pwede naman. Tignan nyo yung computer ninyo, hanapin nyo yung jack ng microphone. Ito yung microphone jack, kulay pink. So, ipla-plug nyo yung itong kwento, size 3.5 mm TRS ang tawag. Ipla-plug nyo doon. Tapos yung kabilang dulo, yun na yung mic na yon. So wala akong mic na pang computer eh. Pero ganitong pagka-plug nun. Ngayon may mga bagong microphone, ang jack naman pina-plug yung USB. So USB cable ang gamit doon. Ito naman ang USB. Huwag nyo lang kalimutan na baguhin yung sound setting ng computer. Pero merong mga bago yata ang mga computer ngayon. Plug and play, nare-recognize kagad ng computer kung naglagay kayo ng microphone. So, wala na kayong gagawin. Pero kung hindi kayo satisfied sa sound quality, dahil pang-karaoke nga, i-upgrade nyo yung gamit ninyo. Kailangan nyo ng sound system. Ang gagamitin nyo, itong mixer, magandang microphone, amplifier o kaya receiver, at saka speaker. Kung ang speaker nyo powered, hindi nyo na kailangan ng amplifier or receiver. Ang connection nun, ganito. Ang magiging source ng sound nyo, itong headphone jack. So, gagamitin natin itong kable na to. From single plug, mag-i-split siya. Okay. Ang tawag dito, one port. Pwede siyang TS or TRS. Okay. Kaya lang, titignan nyo yung label. Makita ko sa inyo. Isa tip, isa ring. Ang tip, papunta sa left channel, yung ring sa right channel. So, ipla-plug natin. Itong mixer ko, old school ito eh. Itong mga one port jack, pang-professional yan. Kaya mas maganda dito, i-plug itong kable. Apat ito, 1, 2, 3, 4. So, kukunin ko yung number 4. Kasi nakalagay dito, kung mababasa nyo, line in 11 and 12. Mas convenient mag-adjust kasi nandito yung control niya dito sa baba. Ayan o. 11, 12. So, ipla-plug natin yung tip sa left, ring sa right. Dito nyo ma-adjust yung volume. Or dito, main channel, out. Huwag nyong kalimutan i-plug yung microphone. So, yung microphone, ganun din. Apat na channel din. 1, 2, 3, 4. Depende sa kabling gagamitin nyo. Ito, XLR. So, gagamitin natin sa XLR. Number 1, pipiliin ko.
So ang control ng volume dito, naka-align dito. Or pwede dito. Main volume ito, pwede. Pag ito in-adjust mo, yung music at saka yung vocal, mag-a-adjust yung volume. Pero dito, individual. Kaya ito, individual yan. Yung iba naman, ina-adjust nila yung volume ng microphone dito sa gain. Mali yun, kasi ito sensitivity ito, kaya nagkakaroon sila ng feedback eh. Magbibideo ko paano pag-adjust ng gain setting para walang feedback. Yung mga bagong mixer ngayon, meron na rin USB connection eh. So kung gusto nyong gamitin yun, gamitin nyo yung connection ng from computer to mixer, USB cable lang gamitin nyo. Lalabas din yung sound. Ito yung USB cable nga na ano, na USB to USB. Ngayon, baka tanongin nyo, paano ang kukunin yung echo? Itong mixer ko, old school ito, kung pakikita ko sa inyo. Merong nakasulat dito, ayan o, oh, MXN. Ibig sabihin niya, Sen, ikukonekta mo to sa separate sound effect processor. So marami kang makukuhang sound effect doon. Echo, delay, reverb, at saka iba pa. So, itong gagamitin, pero kailangan mo ng separate processor. Pero yung mga bagong mixer ngayon, lalo na sa Pilipinas, meron ng built-in na echo, reverb at saka delay. So, wala na kayong bibili na separate processor. Doon yun na lang i-adjust. Ngayon, paano palalabasin sa speaker? Hanapin nyo yung main out ng mixer. Ito yun, ho. Left at saka right. So, kailangan natin ng dalawang kable. Isang left at saka isang right. Kung mapapansin nyo, itong mga dulo ng kable, one port lahat. Kasi yung gamit ko, amplifier. Pagka professional equipment ang gamit, usually, ang jack niya, one port or XLR. Walang RCA. Yung RCA, ganito yun, no? Yun ang nakikita sa receiver. So ito, left, lagay natin. At saka right. Ipla-plug nyo ngayon ito sa amplifier. No? Amplifier kasi nga pampro ito eh. Left and right din. Ngayon, kung receiver ang gamit nyo, ibang kable ang gagamitin ninyo. Ganito yan. Itong one port dito sa mixer. Tapos itong RCA sa receiver naman nyo i-plug. Ganon din, left and right. Tapos yung speaker nyo nakakonekta sa amplifier. Ngayon, kung powered speaker ang gamit nyo, hindi naman kailangan ng amplifier at receiver. Itong mga kable na to, direkta na dun sa powered speaker. So, hindi nyo kailangan ng amplifier. I think na covered ko na lahat. Kung meron pa kayong tanong or comment, maglagay lang kayo dyan sa comment section. Sasagutin natin hanggat makakaya nating sagutin. Okay, salamat sa panonood ninyo.